Masiglang araw mga Jap friends. This is Jap Sadelino and welcome sa ating bagong moto vlog. Ay kasama natin ngayon si Sir RJ, ang may-ari ng ER150N. So napakaganda, nakita natin. Napakaganda ng motor. And shoutout nga pala, nandito din nga pala si ating Kastoria. Yan o. Ano nga sa'yo? Subscribe kay Tropang Graveyard Stories. No? Follow me on my TikTok. Charot. gagawin natin first time ride. No? So ngayon lang tayo susubok ng ER150N. Okay. Tara, samahin niyo ako. ER150N. Okay, napakaganda ng motor. Napakapogi. Wow, digital pa. Grabe. Okay, let's go. Brake nya. Yan. So kahit pakiramdam natin oh, kahit malaki siya, malaki yung ano, malaki yung motor siklo, pero ang gaan niya dalhin. Ganyang motor, ganyang pakiramdam natin, no? Pagka umahandar na siya, ganyan na i-maneuver. Parang normal na, tingin ko parang Mio lang din yung dala ko dito eh. Kaya lang naramdaman natin parang ano, taas ng RPM niya. Diba? Dahil ang sarap niya dalhin, ang gaan, relax yung positioning ng kamay niya, yung laki ng legroom. So nakaka-enjoy siya, no? Medyo masigip lang dito sa dinadaanan natin ngayon. Wala akong masabi. Napakaganda ng gawa ng motor star dito sa motor na to, no? Parang premium quality din lahat. Napakaganda. Okay yung brake nya, medyo aggressive yung brake nya. Kaya lang hindi natin medyo maihataw kasi medyo matrapid. Okay, natin kung kaya sinisimit, kaya nga. Lakas ng preno. Nag-enjoy ako ah. Parang gusto ko nang bumili nito. Imagine mo, naka-digital speedometer ka na, naka-NMAX look ka na,
Okay, komportable, masarap, parang masarap siguro ito ibiyahe ng malayo. Tapos magkano lang, diba? Nasa 60,000 plus lang ito. 150cc, pero 60,000 plus lang. At saka ang premium na quality, no? Yung dating niya, napakaganda talaga, wala akong masabi. Kanina ko pa sinasabi na wala akong masabi dahil sobrang hanga ko pati sa handling nito. Yung handling nito napakaganda, diba? Iba yung quality, medyo nakaka-enjoy. Ano yung throttle niya lang, parang makukulangan ako. Hindi ako sigurado kung hindi siya masyado responsive, no? Parang hindi siya masyado sumisibat. O, pakiramdam ko lang yun, no? So, tingnan natin dito. Medyo may straight away dito. Subukan natin. So, kamusta yung takbo niya. Nga pala, nasa braking period pa lang din naman to. So wala pang 500 to. Eto, meron tayo dito straight away. Bukan natin dito. Mag-vibrate ito kasi curb type pa ito eh. Pero grabe yung ano niya, napaka-comfortable yun niya dalhin. Okay yan. Okay siya. Parang feeling ko ang let lang ang dala ko ng motor. So dati kaya ayoko ng mga NMAX eh, dahil iniisip ko parang ang hirap dalhin eh. Pero pag nakasakay ka na pala, parang normal lang motor lang din na maliit, no? Parang humiyo ko lang din, yun yung pakaramdam ko dito. Cornering, tingin ko okay siya kasi malapad naman yung gulong niya. Okay siya, grabe. Ito na naman yung masasabi ko, wala akong masabi. Sabi nga, napakasarap niya dalhin. Pwede na ito, no? Baka kung meron ako extra pera, baka ito na yung ano ko, pambiyahe ko ng motor, no? Okay na okay talaga sa'yo, diba? Pwede. Ano kayang kulay maganda nito? Tayo medyo makahataw kasi dami sa sakyan na yun. O nga pala, kung lalabas kayo, no, no, siguraduhin natin na naka-face shield at face mask pa rin tayo para siyempre, kailangan natin mag-ingat, diba? Okay. So, shoutout nga pala kay Sir RJ para sa pagpapahiram ng kanyang ER150N. Okay, so napakagandang experience. Subukan din natin tong motor na to.